Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli. At yun, tayo muli dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa PHTV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na nga mga kabalita, Chinese General binalaan si Xi, pwersahang ipapadala at isusuko sa Amerika kapag pinahamak ang China. At yun, play na natin kung lalaman ito. Iniulat na isang source na binalaan umano na isang general ng People's Liberation Army si President Xi Jinping at sinabi na ipapadala niya ang Chinese President sa Amerika kapag nagdesisyon ito na makipagyera sa Indo-Pacific. Sinabi ni General Fang Fengwei, isang miyembro ng Central Military Commission ng China, na handa nilang isakripisyo si President Xi Jinping at ipadala sa Amerika kapag nagkamali ito sa kanyang mga desisyon. Pero yun yung mga kabalita natin, yung mga official mismo ng mga chekwang to ng China ang nais nga talaga nga isuko itong si Xi Jinping nga dito nga sa Amerika kung gagawa nga ng maling hakbang o kung gagawa nga ng gera dyan sa West Philippines nga dahil ayaw nga ng mga tila nga ba official at syempre ng mga kasundaluhan nito na magkaroon nga ng digmaan no, dyan nga sa karagatan dahil alam nila talaga yung pwede nilang kasadlakan kaya ito nga tila nga ba ipagkakalulu nila itong si Xi Jinping na ito nga official na to na talagang hindi nga sila susuporta kung sakali na talagang maglunsad ng gera nga itong si Xi Jinping dyan nga sa West Philippine Sea. At yan yung talagang ibinubulgar kayo ng mga official dito. At yun, tuloy pa natin. Isiniwalat na nasabing general na marami umunong mga miyembro at sundalo ng People's Liberation Army ang sumasalungat sa kasalukuyang pulisiya ni President Xi Jinping tungkol sa saplitang pag-agaw nito sa mga teritoryong hindi naman pagmamay-ari ng China. Ayon naman sa ilang eksperto na pinapatunayan lang nito na hindi kontrolado ni President Xi Jinping ang pamunuan ng Chinese military at kapag nagkataon, posible umunong pabagsaki ng PLA ang Chinese President pati na ang CCP. Iniulat ito matapos sinabi ng United States Navy na pananatilihin ito ang kanilang presensya sa Indo-Pacific region sa gitna ng mga aksyon ng China na nagdudulot umano ng destabilisasyon sa South China Sea at West Philippine Sea. Ito ay ayon kay Captain Claudine Calori, ang mission commander ng US Navy Pacific Partnership 2023, nang tanongin siya ng mga reporters sa isang virtual briefing tungkol sa kung ano ang maitutulong ng US sa Philippine Coast Guard at Navy upang malabanan ang panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Sinabi niya na bagamat hindi siya direktang makapagkomento sa magiging tugon ng Estados Unidos, nangako siya na patuloy silang magsasagawa ng aerial at maritime patrol sa West Philippine Sea. Anya na mga ginagawang aksyon ng China ay destabilizing at nagdadala ng banta sa seguridad at kaunlaran sa rehiyon. At ito ang dahilan kung bakit sila ay pangunahing nakafokus sa pagpapalakas ng kolaborasyon at pakikipagtulungan sa kanilang mga kaalyado sa Indo-Pacific. Ang Pacific Partnership Mission ay ang pinakamalaking taunang multinational humanitarian assistance at disaster relief preparedness mission na isinasagawa sa Indo-Pacific at kabilang sa mga bansang bibisitahin ng grupo ay ang Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Fiji, Samoa, Palau, Papua New Guinea at Tonga.
Sinabi ni Kalore na nais niyang bigyang diin ng kanilang gobyerno ay pinapahalagahan ang malakas na alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Amerika, at ito ay importante sa pagpapanatili ng isang free at open na Indo-Pacific region. Dito nga mga kabalita natin, syempre ay nagpapakita lamang talaga ng isang solid na samahan, no? Mula rito nga sa Pilipinas at US nga, na kung saan ay talagang kapwa nagsusuportahan itong ating bansa at syempre itong US, no? Sa kung ano't ano pa man syempre yung mangyayari sa Pilipinas, talagang nakasuporta sa atin ng US. At ito nga ang pinapakita nila at talagang patuloy nilang isinusukli syempre yung talagang pagnanais na tayo'y matulungan nga sa ating mga paglalayag dyan, no, sa West Philippine Sea, lalong-lalo na sa ating mga misyon na ginagawa dyan. At ito nga ang nais ipaabot at ipahiwatig ng US para nga sa Pilipinas. At yun, tuloy pa natin. Samantala, sa ibang aspeto naman, iniulat na pinayuhan umano ng isang tagapagsalita ng Ministry of National Defense ng China ang US military at sinabi na dapat maging mahinahon at kalmado lang ito sa South China Sea at huwag masyadong magpadala sa tensyon. Sinabi ni Senior Colonel Rengu Chang, ang Deputy Director ng Information Office ng Ministry of National Defense ng China, na hindi umano dapat mag-react masyado ang US military dahil posibleng magkamali ito sa kanilang kalkulasyon sa South China Sea. Anya na mataas ang posibilidad na baka sumiklab ang isang matinding gulo sa South China Sea dahil sa pinapakitang agresibong aksyon ngayon ng Estados Unidos sa nasabing karagatan. Kaya't pinayuhan niya ang Washington na manatiling kalmado at mahinahon. Ngunit sinabi naman ng ilang eksperto na posible umanong kinakabahan ang People's Liberation Army sa magiging tugon ng Estados Unidos laban sa mga ginagawang agresibong aksyon ng China sa pinagtatalunang karagatan. Iniulat ito matapos inimbitahan ng bansang Denmark ang mga tauhan ng Philippine Navy at Coast Guard para magpalitan ng mga pananaw tungkol sa Law of the Sea, partikular na sa Marine Defense sa gitna ng tumitinding tensyon sa South China Sea. Ipinaabot umano ni Denmark Ambassador to the Philippines na si Franz Michael Melvin ang imbitasyon kay Department of National Defense Secretary Gilbert Chudoro sa isang pagpupulong sa Camp Aguinaldo noong manakarang araw. Nagpahayag din ng suporta ang Danish Ambassador sa Rule of Law kaugnay na nangyaring insidente kamakailan sa Ayungin Show na kung saan binangga ng barko ng China ang isang Philippine vessel at isang Coast Guard ship na nagsasagawa ng resupply mission. Sinabi ni Ambassador Melvin ng engkwentro ay naglagay sa buhay ng mga Filipino sailors sa panganib at nag-undermine sa regional security. Binigyang din niya ng defense cooperation ng kanilang bansa sa Pilipinas ay kabilang sa kanyang mga prioridad. Sinabi naman ni Chudoro ng imbitasyon ay isang pagkakataon para mapahusay ang defense capability ng bansa. Tinalakay din ng dalawang opisyal ang posibleng kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Denmark sa cyber defense at information technology upang malabanan ang disinformation sa bansa. Ayon sa kanilang joint statement, inaasahan umano ng magkabilang panig ang pagkakaroon ng konkretong kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Denmark habang nagpapatuloy ang mga hamon sa pandaigdigang seguridad.
At yan nga mga kabalita natin, ilang patungkol mga pahigat balita dyan na kung saan ito nga yung isa sa mga naglalahad nga. Na kung saan ito nga yung mga nilalahad dyan no, na ito nga isa sa mga opisyal ni Xi Jinping no, sa kanilang hukbo. Tila nga ba talagang itong si Xi Jinping persahang nga isusuko at ipapadala nga sa US pag nagkaroon nga ng gera nga dyan no, sa karagatan. No, tila nga ba itong si Xi Jinping talagang ihahatid nila dito sa US at talagang yan ang nais gawin ng ilang mga opisyal at mga sundalo ng China na talagang hindi gusto yung magkaroon nga ng gera o yung mga hakbang na gagawin nga ni Xi Jinping. Kung sakasakaling nga talagang gagawa nga ng gera dyan no, sa karagatan na talagang ito ya magmi-meet siya din siyempre ng talagang pag-aaklas at talagang tuluyan siya nga dadalhin nga dito sa US itong si Xi Jinping. Natila nga ba upang isuko ito at talagang ito yung pinaplano sa kanya kung sakasakaling nga gagawin niya yung digmaan nga dyan sa karagatan. Na mismo nga kanyang mga sundalo o talagang kanyang mga opisyal hindi nga talaga nakasuporta sa nanaisin itong ganyang hakbang no, mga kabalita natin. At dyan natila nga ba talagang isusuko pa siya at tuluyan pa siya talagang ihahatid no dito nga sa US no, mga kabalita natin. Na kung saan dito nga itila nga ba nagsasaad lamang na talaga na hindi nga kontrolado ni Xi Jinping itong mga hukbo o talagang kanyang mga opisyal dahil nga tila nga ba may mga gantong mga nagiging pananaad dyan no, nagiging pahayag nga ukol nga sa kanilang presidente. At dito pa nga mga kabalita natin yung patuloy syempre na pwedeng magawa no sa mga hakbang ng Pilipinas. Ito nga ang Amerika, ang tila nga ba talagang inaisasaad din dyan kung anong pwedeng maging tulong o tugon ng US dito nga sa Pilipinas laban nga dyan no, sa pinagtatalunang teritoryo o patuloy ngang inaangkin at patuloy ngang kinukuha ng mga chekwang to. Dyan nga mga kabalita natin yung syempre yung pagpapahalaga rin ng US dito nga sa Pilipinas na patuloy nga nilang talagang saklaw at talagang patuloy nilang susuportahan yung mga nagiging hakbang nga dito nga sa West Philippine Sea ng ating tropa dyan o ng ating mga hukbo na manlalayag. O yung ating mga PCG o mga kasundaluhan natin na talagang suportado ng US sa anumang talagang ipaglalaban ng Pilipinas laban nga rito sa mga chekwang to ng China. Ganyan nila pinapahayag syempre na talagang solid yung alyansa na meron nga ang Pilipinas at ito nga ang US no. Na dito nga rin mga kabalita natin yung mga nagiging pahayag na mga chekwang to ukol nga sa ginagawang hakbang ng US na talagang huwag masyado nga mag-react itong US syempre sa mga ginagawa o nangyayari dyan sa West Philippine Sea na tila nga ba talagang nangingilag no itong China dito sa US dahil nga sa mga ginagawang hakbang ng US ngayon no upang labanan yung mga ginagawa nilang hindi tama nga dyan sa karagatan at ito nga yung nagiging tugon ng mga chekwang to ng China tila nga ba may pag-aalinlangan sila sa US syempre pag kumilos at gumalaw ito mga kabalita natin. Na dito rin maraming bansa talagang sumisimpatya no dito nga sa Pilipinas upang talaga magpaabot ng kani-kanilang suporta laban nga dito sa mga hakbang na hindi tama nga nitong US at talagang patuloy ngang nakikita yung mga pambubuli at mga pangaharas na ginagawa sa atin diyan nga sa karagatan no sa pamamagitan syempre yan ng talagang pagpapalabas ng kanilang mga ginagawa o hakbang nila sa ating bansa kung paano tayo itaboy at kung paano tayo banggain at bugahan ng mga tubig tila nga ba nagiging epektibo na ito dahil nga maraming bansa ang kumukundi na sa nagiging galaw o hakbang nitong mga chekwang to o ng China. At yung ilang pang mga patungkol mga pahigat balita dyan at kayo, kayo na lang bahala magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun muli syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa PHTV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito muli ang WB. Hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalita.